Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Aramong amo ng domestic helper sa Jeddah, Saudi Arabia, binubusuhan na, ginawa pang personal masahista ang pobreng OFW. Ito lintik nito. Lagi raw kasing nagpapamasahe kay Jelly Gabiola, ang kanyang among lalaki, Tolben, Alex. Tuwing wala ang misis nito, ay kita mo, ha? May kamanya kang kagaya tumatakbo sa utak nito. Bagay na hindi naman sakop ng kanyang trabaho. Tama! Ah, hindi naman sinabi nung masahista, sabi domestic helper. Natatakot na raw ngayon si Jelly dahil iba na rin na kinikilos ng kanyang amo. Eh, sino hindi? Demonyo! Madalas din daw siyang pasukin sa kwarto at banyo nang walang pasabi. Lalo na pag wala ang misis nito. Narito po ang kanyang panawagan. Sabi po sa kanyang amo ko, lalaki ko, marunong ako magmasahe sa babae. Sabi ko po, hindi po sir, hindi po talaga ako marunong. Bakit lahat ng Pilipina at Indonesia marunong? Nagkakapera sila. Sabi ko, wala po talaga sir, hindi po talaga ako marunong. Sabi niya, okay, sige, mamaya may dadating dito, Indonesia. Manood ka kung paano ako massage. Para pag marunong ako, sa'yo na ako magbabayad. Ikaw na magmasahe sa akin. Kita mo naman yan. Anyway, Tolben, Alex, kasama natin ngayon ang ina ni Jelly na si Emily Gabiola. Ma'am Emily, good afternoon po. Magandang hapon po. Alright, so itong anak ninyo, nag-isang babae lang po ito, ano? Dalawa po sila. Dalawa. Siya lang po yung nag-ibang bansa. Siya lang nag-ibang bansa. Okay, wala pamilya. Ano? Meron naman po. Meron na, okay. Anong sabi, nagpapatulong sa inyo? Opo. Bakit hindi siya tumawag muna sa agency niya? Tumawag na po. Ang sabi po raw ng agency, wag daw bigyan ng mali siya, baka wala daw po lang mali siya yun, yung pamasads na yun. Ganun ba yun? Yung sure. Papasokin niya sa kwarto at magmamasahe, walang mali siya. Anyway, Tolben, Alex, ha, nakausap ng Kilos Pronto Ofcom si Marichua, ang supervisor ng... recruitment ng eLife International Recruitment Agency hinggil sa isyung yan. At ito ang kanyang sinabi. Na-follow up ito last Friday regarding sa condition niya. Ang nakausap na daw sila for ng employer na i-return siya sa off. Ang problem niya lang is yung room niya, walang lock. So every time yung employer niya is pumapasok sa kwarto niya. So na-relay na rin namin yung problem doon sa counterpart office namin. So, ayun, nakausap na rin daw nila yung aplikante at yung employer. So, nag-agree na i-return siya sa office. Kung hindi naman talaga yun mapipilit ng office, wala naman kami magagawa. Kasi ganun din naman yun if pilitin namin siya magkaroon ng employer. Kung talagang ayaw niya magtrabaho, for repatriation din naman talaga yung tungo niya, sir. Anyway, para sa agarang aksyon, kausapin natin sa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia, ang head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josephine, good afternoon. Good afternoon po sa inyo. All right, narinig niyo ba itong reklamo po ni ng ating OFW, ma'am? Yes, narinig ko yung sinabi ninyo, pero hindi ko narinig yung reklamo ng worker. Eh, pinapasok daw siya sa room, ma'am, domestic helper siya, pinagmamasahe, pinapasok siya sa gabi, lalo na pag wala yung misis ng Arabo, natatakot na si Jelly at tumawag sa nanay niya, nagpapatulong. Ang agency naman, narinig nyo naman, parang inaantok pa na kausapin yung Kilos Pronto. Ganun ba? Hindi ko narinig yung sa agency. Pero yung ganung ginagawa ng amo, delikado na yun. Ayun. So, kailangan talaga yung agency kumilos at hindi inaantok-antok siya. So, anong magandang gawin, ma'am, yung mabilis na pamamaraan na maibalik yan at mailayo sa baka saniban ng demonyo yung amo, ibang maisip? Yeah, siguro papatawag na natin yung agency na yan at saka yung worker para mapapunta na siya sa shelter at maiwasan na yung anumang hakbang
gagawin itong amo. Alright. Na manyaki, so. Oh, so mamaya-maya siguro ma, baka pwede nang tawagan ito, yung agency, o bukas. Mm. Yes po, kung pwedeng maibigay na sa akin yung number at saka yung pangalan ng worker, ma-text na sa akin ng staff niyo. Mm-hmm. I-forward na namin sa post. Ayun, para may matawagan na ho ninyo doon sa Saudi yung yung mga tao. Ayun, ma. Yes, ay, na nako, ay ma'am, salamat ulit ha. You're welcome. Sa tulong ninyo. Nay, ganun na lang. Abay, mamaya-maya ibibigay niyo yung numero. Pakibigay niyo yung numero yung anak mo para matawagan ni Ma'am Tobia yung kanilang tao doon sa Saudi mapuntahan. Mismo. Sir, wala po siyang number doon na SIM na ginagamit. Eh, paano kayo na-contact pala? Sa Facebook lang po. Ah, Facebook. Ay, sa Facebook. Sa Facebook na rin. Sa Facebook lang para ma-message. Ano po? Apo, sige. Alright. Kito yung sabi nung nung agency. Eh, wala daw lock yung kwarto. Eh, paano magbihis pala yung tao? Yun, so, okay lang. Okay lang. Parang sinasadya ng lukulukong Arabo. Eto siguro. Hindi niya nilagyan ng lock. Oh. Yung namang agency na yun, parang habang sumasagot yun sa recorded, parang may kulari sa singit. Kumbong na po sa agency. Oh. Sabi lang po, baka wala. Nanghihinayang sila dahil walang kita eh. Wala na. Pag ganun, di ba? Ewan na po po eh. Natakot na po. Kaya gusto ng... Nakapasok na sa Kilos Pronto. Pumasok na sa OWA. Salamat. Makikipagtulungan na. Gobyerno sa gobyerno rito. Pati yung agency, papatawag. Wala na kayong dapat. Mabilis po yan. Salamat. Manalig at manalangin po tayo. Okay.